Yo, what's up mga kasangka at muli ay gagawa ng po tayo ng panibagong video. Pero bago po yan, nais ko po muna magpasalamat sa patuloy po ng pag-suporta dito sa Team Mountain Channel. Sa lahat po ng mga palaging nanonood ay maraming maraming salamat sa inyo, Mama Sir. Ingat po tayo palagi kung saan po tayo naroon. At ngayon po ay muli natin talakayin ito po mga isyo na kung saan ay natalakay ni Sir Romeo Billy. Kaya ito, panoorin muna natin itong video ni Sir Tomei Avile para mapagbigay na rin po tayo ng ating opinion at mga komento tungkol po ito sa kanyang mga tinatalakay. Tayo bago tayo papasok sa pangalawa nating topic, Virginia Sabuti. Good morning, my love, is the idol. Sir Tony, watching from Batasan Hills, Quezon City. Uy, Virginia daw, sabi niya, my love. Kinakita dito sa akin ng cellphone. Ay, kasarap matingnan ba? My love daw, my love. Hello, my love. Oh, yan. Okay. Helen Gui. May nagre-react. Helen Gui. Sir, may itinapon si General Bantag. May tinapon si General Bantag. Palang official dyan sa Palawan. Pasaway daw doon kay General Bantag. Sino yon? Sino yung tinapon? Baka mamaya pasaway daw kay General Bantag. Nandito itinapon sa Iwahig. Sino yan? Kaya nga gusto natin mabago din yung sistema dito eh. Dahil karamihan sa mga bilanggo, lalo na pag sentensyado na, ginagamit ng mga politiko yan. Nilalabas ng sapuatan kasi ng kulungan sa mga bilangguan. Nilalabas nila yung tao. Tapos yun ngayon ang kanilang patitirahin doon. Kung mayroong dapat patayin, yun ang pupunta doon. Ngayon paano mapagbintangan yung pumatay kung i-describe ay nandoon sa loob ng kulungan? Diba? Isa yan sa dapat nating baguhin sistema na yan. Dapat yung mga nasa serbisyo dapat talagang mananagot. Kung gusto ninyong tumino ang ating lipunan, ay magpakatino na rin kayo. Hindi yung babayaran kayo. Lalo na mga opisyal ng mga bilangguan. Babayaran lang, ilalabas sa gabi. Para lang mayroong titirahin doon. Pagkatapos na matira yon, balik sa kulungan. O kayo naman, mga ginagamit, kayong mga ginagamit ng mga opisyal dyan sa mga bilangguan, pag kayo'y nakalaya, sabihin ninyong totoo para kahit matanda na yung mga animal na yung nagsusuhol sa inyo at nag-uuto sa inyo, tugisin pa rin natin kahit wala na sa serbisyo. Dapat niyan gawing abono, mga animal. Yan ang mga sumisira sa ating lipunan eh. Yun yung mga bilanggo. Huwag kayong manatiling, mananahimik lang kayo. Kung ginamit kayo dahil grabe ang bubiyan ninyo, sige sumakay kayo. Pero pag kayo'y nakalaya na, kayo'y nakalabas, sabihin ninyong totoo para parusahan. Walang pagkakaiba kay Liubert Dasmariñas, yung binubugbog ng kapulisan dyan sa Irawan. Nung nandoon sila, kahit ano sinasabi niya, oo, kahit nga raw yung, sabi nga, turo ka lang ng turo, kunan ka namin ng video, turo siya ng turo. Kasi inuuntog ang ulo niya pagdating doon sa bilangguan. Pinapalo siya ng chinilas. Kaya hanggang mari, talaga lahat inaamin niya. Kung inutos daw sa kanya, aminin na siya pumatay kay Rizal, ay aminin niya. Kasi nasasaktan na siya, sinasaktan siya sa loob ng bilangguan. Ngayon, kayo namang nandiyan na ginagamit, pagkakataon na nandito na tayo, magkaisa na tayo. Ilabas natin yung mga kapulukan ng mga tiwali ng mga opisyal, lalo na sa mga bilangguan at kapulisan. Nasa bilangguan po, kunti lang naman yan eh. Pero nakapagtataka, ang takin mo pati yung nangyayari dito sa kay Copper C, mantakin mo, na-involve ang Iwahig. Diba? Iwahig po, nandito po yung bilangguan na mga sintensyado na sa Palawan. Nandito sa aming lugar. Kaya nga dati, kinatakutan nila pag sinabing Iwahig, tatakot sila. Dahil baka daw kasi mga puluno yan.
iyaan ay disiplinado na. Ah, matitino na yung iba dyan, maliban lang sa ginagamit ng mga gago din ng mga opisyal. Kaya dapat ang mamumuno dyan sa Iwahig, kailangan monitorin. Kung sinong opisyal, kahit ka barangay, dapat ka barangay eh. Kung ikaw matinong barangay opisyal, nakakita ka dyan ng mga taga-bureau tiwali, kasuhan mo! Kasuhan mo! Para hindi na makapag-retiro, mga gago eh. Dapat unang-una ang barangay opisyal. So yan no, mga kasangga, dito po sa pinatalakay ni Sir Tomoy Abil, no? Ito po ay patungkol po sa ating mga tiwaling kapulisan, lalo na po yung gumagawa po ng pambubugbog kay Leobert, no? Sabi nga ni Sir Tomoy Abil dito, parang biro ni Sir Tomoy Abil, pero yun po ay pwede po mangyari, no? Na kahit na yung pagpatay ni Dr. Jose Rizal ay aaminin na ni Leobert, dahil nga so hindi na po niya kaya yung pong pananakit na ginawa sa kanya, pananakot, di ba? Kahit sino po naman siguro sa atin na mangyayari po yan, na wala na po tayong ibang choice kung hindi ay aminin kung ano man po ang nais nilang aminin, di ba? So yun po ang nangyayari kay Leobert. Talagang kawawang kawawa po si Leobert noong mga panahon na nandun siya sa loob po ng kustudiya ng mga PNP, diba? At kita naman po natin nung inalaysay nga ni Leobert sa kanyang pamilya, at doon na rin nga kasama po yung pong pamilya ni Jubiling Galino. Talagang naiiyak po si Leobert dahil yun na po ang mga time na pwede po niyang ilabas kung ano man po ang nangyayari sa kanya po doon po sa kustudiya ng pulisan. Kung atin pong tingnan talaga si Leobert, hindi po siya gumagawa lamang ng kwento na siya ay sinasaktan. Makikita po natin naman sa reaction po ni Leobert na talagang sinasaktan po siya. Kaya dito po sa laban nila ni Leobert, nila ni Sir Tomoy Abil, pag ito po ay matapos, ang dapat po talang gawin ni Leobert, kasuhan po niya ito pong mga nanakit sa kanya, ito pong nagdiin sa kanya dito po sa kaso na hindi naman po niya alam. Dahil kahit ako, 100% po ako naniniwala sa Leobert na ginamit lamang siya. Dahil kung atin pong balikan yung pong mga pangyayari na kung saan po ay dinala po nga nila si Leobert doon po sa crime scene at doon po sa lugar kung saan daw at tinapon yung po cellphone ni Jubiling Galino, saka yung po nga mga alahas kung saan po nakalibing, di ba? Doon pa lang po sa unang gabi yung pong sinabi na inamin ni Leobert yung pong pangyayari, di ba? Doon po sa bahay mismo ng Galino, kitang-kita po natin doon kung ano ang ginawa nung isang radio broadcaster. Pinilit po niya na papaniwalain yung ina ni Leobert at saka yung pong pamilyang Galino na si Leobert nga ang gumawa nung pagkawala ni Jubiling Galino, na hindi naman sana dapat yang gawin yon bilang isang radio broadcaster or kunsihal nang siya doon sa lugar na. Hindi po niya dapat yun gawin. Pwede lang po niya yun ipaalam na ganun nga inamin ni Leobert. Pero nasa inyo na kung ano ang pagkakilala ninyo kay Leobert, maniwala man kayo o hindi sa kanyang inamin. Ganun po, ana. Pero doon po talagang pinagpilitan po na papaniwalain. At doon sa video natin na panood, na hinanap nga nila yung pong cellphone. Kitang-kita po naman natin, no? Kung sino po talaga ang palaging nauuna at may nakita pang tali at ayon ng ano, ng buhok, di ba? Pero yung tali ng buhok, ilang araw si Jubiling na wala. 18 days, di ba? Natagpuan po ang kalagsay. So, ibig sabihin, yung pong tali ng buhok na yun, attendees na rin. Pero nakita mo, nandoon po siya sa
ibabaw ng dahon at walang kadumi-dumi. Wah. At isa pa, yung tinanong, nasaan daw yung hikaw na biglang naano si Gilbert? Parang hindi talaga niya alam, no? At napatanong po siya na may hikaw ba pala, sir? Di ba? So marami po talaga, marami po ang ating nasisilip na talagang si Gilbert ay wala talagang alam sa nangyayari. Kaya pag ito po ay matapos na at napatunayan na si Gilbert ay wala talagang kalalaman, wala talagang kinalaman sa pangyayari, eh dapat po nakasuhan po ni Gilbert itong mga tao na nagdiin sa kanya at itong mga tao na nanakit sa kanya. Yun lang po ang aking masasabi na para po ay itong mga tao na ito ay hindi po pamarisan ng iba pa. Kaya alam po nila na may katapat na parusa din ang kanilang mga pinagawa. So sa inyo mga kasangga, ano po ang inyong masasabi? Ano po inyong opinion? Kuminto, matukol po dito sa atin pong tinatalakay ngayon. Pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. Basahin po natin lahat yan at re-respetuhin ko po kung ano po ang inyong mga komento o opinion tungkol po dito sa ating tinatalakay. At hanggang dito lang po muna tayo. Maraming maraming salamat muli sa patuloy po ninyong napasuportahan ito sa aking YouTube channel, kayo naman sa aking Facebook page. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga palaging nanonood sa aking mga ginagawang videos. At see you po sa next video po at God bless. Maluwas.